Hi guys, welcome back again to my YouTube channel. So, finally, welcome back! Grabe, tagal ko nang di nag-upload ng video. I think mga 1 year, almost a year na ba? Or months? Pero ayun, dami nagbago. As you can see, nagpagupit na ako, ganyan, tumaba, and whatsoever. Kaya ako nag-upload ng video. Nagulat ako yung isang video ko na 10 tips sa fashion designing. Ang dami yung views. Kaloka, naloka ako dun. So, wala. Natutuwa lang ako kasi parang ang dami palang nai-inspire dun sa video na ginawa ko. And yung iba nga nagme-message pa sa Instagram, sa Facebook, ganyan. Na nagpapatulong sila about my course. Ganun. Sorry guys kung may maririnig kayong parang shhh, electric pang kayo kasi ang init dito. Tapos, nakapakakpa ako today, diba, para sa inyo. So, itong sit-down video na to, which is ito yung favorite niyo, diba, kasi dami niya nga nakukuhang, kagaguhan sa akin. Joke, mga tips. So, itong video na to, meron akong 4 ugly truths about fashion design or fashion designers star related sa fashion design industry. Ganon. Mukha akong Dora the Explorer. Let's begin na nga. Ang dami kong daldal, dami kong satsat. So, ito yung number one ugly truth about sa fashion industry. Ganyan. Of course, we all know talagang expensive. Ito yung number one. So, totoo lang, hindi pwedeng hindi ka maglalabas ng pera in a way. Kahit katiting, may ilalabas ka pa rin dapat na pera when creating a garment or creating something na related sa fashion course. Siyempre, pag gusto mo maging fashion illustrator, maglalabas ka ng mga pang-drawing, mga gusto mo naman ng digital, iPad, ganyan. Tapos, kapag ka-styling naman, of course, kailangan mo mag-source ng mga damit, ganon. Tapos kapag ka-designing, syempre, mga patterns, sewers, mga ganyan. Kailangan talaga, maglalabas ka talaga ng money. At talagang mahal. Na-explain ko naman, di ba, kung bakit expensive yung course na yan. So, in real life pa, mas mapapamahal. Pero, in a way, magiging investment na din yan for the future. Number 2 is hard to source materials and fabrics. Honestly, dito sa Pilipinas, kasi meron akong dapat gagawin for the celebrity. Eh, ang gusto nilang fabric is parang mesh na may print. Eh, nag-source ako sa mga divisoria, sa online, sa ganyan. Tsaka yung mga talagang nagbabagsak ng fabrics. And still, here in the Philippines, wala pa rin yung chosen fabric na yun for the celebrity ganyan. So, ayun. Hindi ko na-achieve yung itsura, yung mismong stretch na fabric. Edi hindi siya nasuot ng artista. Pero yun, sayang yun yung opportunity. And napansin ko lang din dito sa Philippines, more on yung fabrics nila is based on couture. So yun, mahirap mag-source ng ano. Tapos yung ibang materials pa, usually yun yung mga common lang na meron dito sa Pilipinas. And mahirap talaga maghanap ng mga boning, especially yung mga boning na gusto ko kasi yung metal boning. Parang hindi ako makahanap ng ganun dito. Comment down below nga kung meron kayong mahanap na boning na metal. Kasi yun yung gusto ko for my corsets. So, yun, hard to find and source materials. Tapos pa, yung mga fabrics dito sa Pilipinas nga, usually magkakapareho, satin, linen, yung mga paulit-ulit lang na fabric dito sa Manila. Samantalang sa ibang bansa, makikita mo yung mga designs nila, shit, paano nakuha yung ganitong types of fabric na yan, bakit dito wala yan, ganyan. Yun. Yun lang yung mahirap talaga. I think yung fashion design is not just about a couture. Kasi, explain ko sa inyo why. So, ayun yung perspective nila sa fashion designer. Usually, yun nga, more on mga bidding, ganyan. Hindi nila nakikita yung different kinds of silhouette. Kasi dito sa Philippines, RTW din talaga. At saka couture, yung type na ginagamit.
and fashion, pero di nila. Ngayon, medyo nag-explore na din tayo sa street style. Ayan. Madami pang types of fashion eh. So, hindi porke sinabi na fashion designer ka is, yun nga, usually tinatahin mo lang is mga gown. Usually kapag ka fashion designer ka naman kasi talaga, it depends on the designer style eh. Hindi lang yan more on couture, more on ano eh, RTW, ganyan. So, siguro yun lang yung nakasanayan dito sa Pilipinas. And nalulungkot din kami minsan kasi, kunyari may nag-approach sa amin, ganyan. Uy, gumagawa ka ba ng ano, pang wedding gown, mga ganyan. Mga more on sa dresses, ganyan. Eh, hindi lang naman din yun yung style na ini-aim ko for my brand. So, yun. Siguro ako hindi ko pa ma-explore kung anong brand ko talaga as a designer. Tsaka alam niyo ba na iinis din ako minsan kapag may nagtatanong sa akin na gumagawa daw ba ako ng gowns, minsan nga daw uniform. Ano, kung mananahe, designer ako best. Di ako mananahe. And yung last na ugly truth about fashion designing and fashion designer or kung ano man ang gusto niyong tawagin, ito yung unstable mental health. May experience mo yan. Yung burnout season, art block, ideas deficiency, concept deficiency, ganyan. May experience mo yan lahat based on my experience. So, yun daw din siguro yung reason kung bakit di na din ako nakakapag-upload. Maybe I lost motivation at some point in life. Medyo nawalan ako sa track na dati super motivated ko sa araw-araw, ganyan. I think, hindi naman din ako lang yung nakaka-experience nun. May one time, parang kine-question ko bakit ganito yung experience ko sa buhay, ganyan. And then, a lot of my friends and my classmates as well. Ganon din pala yung na-experience nila. Feeling ko talaga, this pandemic really changed us a lot. Not just in a way na kung paano yung lifestyle natin, but mentally din, naka-apekto din to sa atin. So, ayun, when it comes to designing naman, sorry yung damit ko. When it comes to designing naman, ang hirap din maghanap ng concept since naka-isolate tayo sa bahay. And I think yung mga nag-gather natin, usually nahanap lang natin siya sa internet. Hindi tayo nakakapag-explore more. And yung experience natin, medyo nagiging kulang in a way, in a sense. Ganun. So, yun, medyo nahirapan din ako mag-cope up. And based also on my experience, sobrang hirap na ma-burn out. Akala mo na parang simpleng katamaran lang, simpleng pag-ignore lang sa activities yon. But then, yun na pala yung one-way step or isang step na nasa burnout phase ka na pala ng buhay na nagsistart ka ng alam mo yun, questionin din yung sarili mo na kung yung mga capabilities mo, kung kaya mo ba to, kaya mo ganyan. Especially now, I'm making a thesis. Medyo, yun na, struggle na yun. Ano na namin eh, graduation collection na namin. And I'm preparing it. As of the moment, hindi ko pa pwedeng i-release yung videos kasi gusto ko sa ibang video siya ganun. So, gusto ko tapos na yung outcome bago ko siya i-release, ganyan. So, ayun, medyo nahirapan ako. And I think, hindi lang naman din ako nag-iisa at hindi lang ikaw nag-iisa sa laban na to. And for a lot of reason, super helpful ng journal. And yung may sketchbooks ka, conquering those things. Kasi parang pwede ka mag-look back kung ano yung ginawa mo for the past few years, ganun. And kung paano mo ma-re-regain again yung self mo. Kasi part na din yun ng yung pag-write ng journal, self-reflection na din kung ano yung mga bagay na ano, nararamdaman mo sa buhay. Kung wala kang mapagsabihan, ganyan, nahiya ka. Helpful talaga ng ang journaling.
Yun lang. I think, yun lang naman yung apat. I know, sobrang konti niya and sobrang ano lang nito. Siglit lang nitong kwentuhan natin na to. Pero, I think, hindi ko mapapromise na magiging consistent ulit ako sa YouTube kasi sobrang busy ko din sa ACADS, ganyan. And yun nga, nagsistruggle pa rin ako as of the moment. Hindi pa rin ako mentally stable, kumbaga, ganun. So, ayun. Sana kayo din. Sana makonquer niyo din. Makonquer natin yung na-experience natin today. And I hope we're all healthy and safe. Yun lang. I hope you appreciate this video. Please comment and like. Subscribe na din kayo para ano, ganahan din akong gumawa pa ng bago. So, yun lang. I hope you like this video. Bye-bye. Bye, guys.